Ito po yung Chinese chicken po. Rhode Island Red natin. Tsaka turkey. What's up mga kapapis? Welcome po to my channel. So ngayon po gagawa po ako kung paano po mag-culture ng superworm. Kasi po mga kapapis, yung mga mealworm po natin ay paubos na ng paubos, konti na. So kinakailangan na po na mag-culture ulit tayo ng superworm para maging mealworm. Okay po ba? So andito po ako ngayon. Gawa po kami ngayon. Mayroon na po akong inianda na Yakult po. So itong Yakult po, dito natin ilalagay yung superworm. Ito po yung superworm. Dapat po mga malalaki. Huwag po yung kunin yung mga maliliit. Dapat po yung mga large size na. Gaya po nito. Ito po. Ayan. Dapat mga large size na po para sigurado po siya na magiging pupa. Parang ano, after superworm, magiging pupa siya at pagkatapos magiging mealworm siya. So, ito pala yung kasama ko, si Ninyo. Okay, siya yung kasama ko para culture ulit ng superworm. So, okay po. Para po sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-click na lang po dyan yung notification bell. Tsaka yung subscribe button para lahat ng mga video ko na mga gagawin ay updated po kayo palagi. So, ito po siya mga kapapis. Yan po. So, ngayon ilalagay po natin siya dito. Hindi ko lang matantya kung ilan lahat itong mga superworm na nandito mga kapapis. Basta sobrang dami po nito. Yan po. Pagkatapos po natin ilagay sa Yakult po, ilalagay po natin siya dito sa styrofoam.
Natapos na po tayo ngayon maglagay ng mga superworm sa Yakult. Naubos na po yung Yakult natin. So, bilangin natin kung ilan yung nagawa nating mga nalagyan nating superworm sa Yakult. So, mga kapapis, nakagawa po tayo ng 246 pieces na may laman ng superworm. So, ngayon po, ilalagay na natin siya dito. Dito po. Take it, go on in. Ngayon po, dapat ayos ang pagkalagay para hindi siya matumba. So, ngayon po, lalagay tayo ng screen para malagyan po natin sa ibabaw. Okay? Dati po mga kapapis, lalagyan ko po ito ng isda na gabi. Kaya mayroon nito. Para kapag nauulanan, hindi siya nag-overflow. Mag-overflow man siya, hindi lalabas yung mga isda. Dahil mayroon tayong hole dito para sa overflow. So ngayon, magagamit natin yung hole na yan para sa hangin ng mga superworm. Kasi kung walang hangin, mamamatay din sila. Ngunit hindi rin kailangan sobrang laki dahil pasukin ng mga insekto. Kaya mayroon tayong ditong net. Makikita ninyo may net yan. Para yung mga insekto hindi makapasok dito. Hangin lang. So ngayon, dito na tayo sa ibabaw. Mayroon tayong nilagay na screen. Natapos po tayo maglagay ngayon dito. Kaya lalagyan po natin ng takip. Para hindi siya pasukin ng mga malaking insekto. So natapos na po tayo mga kapapis sa paglalagay ng mga superworm sa Yakult. So ilalagay na po natin yung styrofoam kung saan hindi siya dapat langgamin. Okay? Tara! So, dito po tayo mga kapapis. Dito po yung mga lagyan ko ng mga superworm. Dito yung mga na-breed ko. Ito po. So, maliit na lamang po sila ngayon. Maliit na lamang po sila ngayon. Kaya gumawa tayo ulit para hindi sila maubos. Okay? So, dito ko siya ilalagay dahil meron po itong tubig. Yan. Tsaka dito po. So, hindi po sila maaakyat ng langgam.
Maliban labang po kung dito siya dumaan yung langgam. So, mga kapapis, dahil puno na po dito, ngunit ito walang laman, naisipan ko po na dito po siya ilagay sa taas. Okay po. So, muli po, mayroon po siyang ere dito, butas. Para po mayroon hangin, hindi sila masupukit dahil walang hangin. So dapat mayroong konti, ngunit mayroon po itong net para hindi mapasok ng mga insekto dahil pwede silang kainin ng mga insekto, malaking insekto. Dito lamang po natatapos yung video natin tungkol sa pag-culture ng superworm. Salamat po sa panonood sa channel ko. Update ko lang po kayo dito sa Chinese chicken ko. Ito po yung Chinese chicken po. Ayan po. Andito yung inahin niya. Ayan. Yung Rhode Island Red natin. Tsaka turkey. Nakapapisa na po ako sa Rhode Island Red. Ito po yung mga sisiyo niya. Yan po. So yung meron din po tayong sisiyo na sa Chinese chicken. Yan. Tsaka nakapagpalahi na rin tayo ng medyo malalaki na, tatlo sila. Ito na po yung mga napapisa kong itlog. Yan, Chinese chicken po yan. Pure. Pure yan, pure. Bali, ito lalaki ito. Lalaki. Ito yung babae. Ito yung babae. Yan. Mga magaganda po yan, mga kapapis. Ito yung pangatlo. Lalaki din. Yan. Anim po yan yung mga paa niya. Yan. So dito lamang po nagtatapos yung video natin, mga kapapis. So, abangan po yung mga sasusunod na videos na gagawin ko. Manguhuli po kami ng gagamba. Okay? Ano ba sa Tagalog yung... Sa amin po ay manunulo. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung manunulo. Basta manguhuli kami ng gagamba sa gabi. Abangan nyo po yan. So, salamat po mga kapapis. Dito lamang po yan sa Papi Rex TV.